56 días a bom para já que para me selar o tempo que é capitão do meu dia para pagar desse capitão do meu dia até a capitão da minha capital da sua capitana Marlene Burgos na tarde que para mim por uma asa da sala e o galin dela é mais para o time dela sa e para o meu barangay e dela mão sa kadilang sa rin barangay o disse papá. Okay po, sisimulan ko na yung aking ulat sa bayan. At dito ay paliliwanag ko yung sinasabi kong mundo ng responsabling gobyerno. Pero bago yan, gusto ko lang ipaliwanag dahil siyempre may baka may magtatanong. Bakit ba yung congressman ng 2nd District ng Parañaque ay magbibigay ng ulat sa 1st District? Dalawa po ang paliwanag dyan. Una, ang congressman po ng isang distrito ay hindi lamang para sa kanyang distrito. Yung kanyang trabaho, kung talagang ginagampanan niya ang kanyang trabaho, ay may epekto sa labas ng kanyang distrito. Hindi lamang sa siyudad, kundi sa buong Pilipinas, sapagkat ang isang congressman, ang trabaho talaga ay pang-nasyonal. Pangalawa, si Congressman Gones naman ay hindi naiba sa inyo. Dapat paalala natin at alam ko, naalala niyo lahat, na ako ay unang naging congressman noong noong district pa ang Parañaque. Iisa lamang ang district ng Parañaque. Sakop yung buong Parañaque. At hindi ko makakalimutan na noong una akong manalo noong 1992 bilang congressman, ako ay nanalo ng landslide sa buong Parañaque. 2nd district, 1st district, kasama ang barangay San Dionisio. Kaya malaki ang utang na loob ko sa inyo. Kung hindi na hila sa inyo, hindi po naging congressman si Roy Lugones. Ngayon po, itong litrato nito, ito ay kinuha sa 1st District, sa inyong barangay, Barangay San Dionisio, sa Lincoln Pound. Kaya po sa gusto ito, dahil sinusundan ako ng mga bata, nakakatuwa po na ang dami kong inikutan dyan, yung limang bata, naging sampu, naging dalawampu, parami ng parami ng parami, at tinatawag pa yung pangalan ko, kinakanta pa yung pangalan ko. Hindi naman ako si Fiolo Pascual. Hindi naman ako namimigay ng pera. Pero sunod-sunod na, ng sunod, nakakatuwa, nakakataba ng damdami. Pero hindi lang po yan, yung mga pagkakataon, panulan niyo po ito. Yung mga okasyon na napakadami na ako'y sinusundan ng mga kabataan. Panulan niyo po. Thank you.
grabe. Ito, bata, taga Romblon. Matagal lang panahon, yan ako, nung bata pa sa Romblon. Isa sa pinakamahirap at pinakamaliit na probinsya. Yan yung bahay namin sa likuran. Kita nyo, gawa sa kawayan, simple lamang yung buhay namin doon. Yung mga magulang ko, parehong public school teachers. Yung nanay ko, taga Romblon, yung tatay ko, taga Iloilo. Kaya yan ang dahilan kung bakit ang pangalan ko, Roylo. Romblon, Iloilo, ang ibig sabihin ng Roylo. Hindi kami nagtagal sa Romblon, nagpasaya mga magulang ko na maghanap ng bagong kapalaran sa ibang lugar. Kami napunta sa Quezon City. At doon, nakatira kami sa isang low-cost government housing project sa Project 3, Quezon City. Ito yung bahay namin, kalahati lang dyan yung bahay namin. Tingin nyo, parang kahon, ang bubong asbestos, ang lupa, kalye, lupa. Ngayon, marami yung nagtataka kung bakit si Roy Lugoles parang sanay na sanay maglakad sa mga lugar na medyo masakit, may pasampayan. Ang dahilan dyan, sapagkat sa ganyang klaseng lugar ako lumaki. Ito ang bakura namin doon sa likuran. Nandun yung nanay ko, yung mga sampayan namin, yung mga bakod sira. Andito ako, bata pa, nagbo-boxing na. Yung bahay namin, kalahati lang dyan, sapagkat duplex yung bahay namin. Ito naman, pinapakita ko sa inyo, mga halos 10 taon na kami sa Project 3. Pero tingnan nyo, ang dami namin nilapit ang mga politiko para ipaayos ang kali namin, awa ng Diyos, ganun pa rin ang kali namin, gawa sa lupa. Pag umuulan, maputi. Pag umaraw, maligawok. Kaya alam na alam ni Congressman Goles kung paano mabuhay sa isang lugar na maputi o kaya maligawok. Alam na alam ko yan. Ito ang elementary school ko, Quirino Elementary. Ito, hindi talaga school building ito. Ito bahay na ginawang temporary na classroom. Sabi nila temporary, pero nagtapos na kami. Yan pa rin ang school building namin. Ang karamihan sa mga bata ito ay magaling sa mga pamilyang mahirap. Kaya tingnan nyo, formal na class picture ito, pero ang ibang mga bata niya, nakasinelas, nakapakya lamang. Andyan ako sa litrato. Ito ang high school namin, Quirino High School. Naglalakad na kami araw-araw dito sa high school nito, gawa sa kahoy, yung mga pintana, medyo sinasira. Medyo kulang sa gamit, pero kahit na kulang sa gamit, talagang kahit paano nakatanggap kami ng magandang klaseng edukasyon sapagkat talagang sineryoso namin ang edukasyon ng panahon na iyon. Kaya pag itinatanong ko, Congressman, medyo mataas ang abot mo sa buhay, ano ba ang pinakasusi dyan? Ang parati ko sa kundyan, ang susi dyan sapagkat sineryoso namin ang edukasyon sa buhay namin. Kaya naman, pag-graduate ko ng high school, ang talagang nilipatan ko, yung pinakamagaling, ang tinitingnan na pinakamagaling na university noong panahon na yun at hanggang ngayon. Yan yung UP. Dito kumuha ko ng AP Political Science at noong paman naging miyembro na ng UP Debating Team. Kaya noong paman, nakikipag-debate na po ang inyong lingkod. Pero hindi ko nagtagal sa UP sapagkat ang talagang pangarap ko ay makapasok sa military. Kaya ako'y nag-apply sa Philippine Military Academy. Marami kayo apply dyan, 5,000. Kukuha ako ng entrance exam, pinalad tayo, number 2 ako sa entrance exam. Kaya hindi naman naging mahirap para sa akin ang matanggap sa PMA. Ito ang litrato ko habang nasa PMA, mahirap ang buhay ng isang plebo, isang kadete. Pahirap ako ng mga upperclassmen, kung ano nung gagawin sa'yo, kakalampakin ka. Kaya tingnan nyo, kami mga plebo doon, medyo nakayayat na gusto. Pero hindi rin ako nagtagal, 2 buwan lamang ako sa PMA. Sapagkat habang natun, tinaas ko ang aking ambisyon sa buhay. Nag-apply ako na matanggap sa isa sa pinakapantog na akademya sa Amerika. Yan ang United States Naval Academy sa Annapolis. Ito po ang eskwela namin. Ito, nakita niyo, nag-homecoming ako rito. Yung mga building sa likuran ko, yan hindi po mga palasyo yan. Yan yung dormitoryo namin. Diyan kami nakatira, diyan kami natutulog. Ito ang litrato ko noong ako'y kadete doon. Kumuha ng BS Mathematics, parating na sa superintendent's list, naging scholar. At ito naman ang litrato ko noong ako'y mapili na company commander doon sa aming company. Isipin nyo, mahigit kami 100 doon sa company. Ako lamang ang hindi Amerikano, pero ako pa rin ang napili na maging company commander. Yung mga assistant ko, mga Amerikano, na mga puti, yun po yung dalawa na nasa aking tabi. Ito ang lobby ng aming dormitoryo. Tingnan nyo. Napakaganda, di ba? Ang ganda-ganda. Parang nasa loob ng
palasyo, lalo pa ang Balacanang, dito sa labi namin. Kaya pag ako'y dumadaan dito, tinitira ko'y paligid, sabi ko, wow, parang hindi makapaniwala na isang batang galing sa Roblon, galing sa public school, makatugtog sa ganitong klaseng kagandang lugar. Napakaganda po ng lugar na ito. Ito naman ang view galing sa taas sa aming dormitoryo. Ang tawag niyang Bancroft Hall. Ito naman ang aming math building. Diyan kami nagkaklase pag mathematics ang kinukuha namin. At ito ang aming Naval Academy Chapel. Pero chapel ang tawag, pero tignan nyo, napakalaki. Ito ang view sa loob ng aming Naval Academy Chapel. Ito ang view galing sa dagat, tabing dagat, ang Annapolis. Ito ang aming dormitoryo. Andun ang mga academic buildings. At tignan nyo yung simbahan, yung chapel namin, napakatas. Ito naman yung dagat. Ito pa isang view. Makikita nyo rito yung gymnasium namin, yung academic buildings, iba pa mga facilities, yung parade grounds, kung saan ko yung paparada, yung dagat, yung mga sailboat sa tabi. Alam niyo, napakaganda itong lugar na ito. Ito, dinadayo ng maraming turista araw-araw. Libo-libo ang dumarating dito. Sana, kayo po, pagdating ng araw, magkaroon ng pagkakataon na makapasal sa lugar na ito para makita niyo kung gaano maganda yung lugar na dinaanan ni Congressman Roy Gogoles. Ito, habang nagpaparada kami, ito pa rin, at ito pa rin po. Noong kayo doon, nag-training din ako sa U.S. Army Airborne School, yung parachute. Hindi naman required ito, pero pinili ko, nag-volunteer ako na mag-training dito sapagkat gusto ko malaman kung hanggang saan naabot yung lakas ng aking loob. Okay naman, nakapasa naman tayo sa training, natutong lumundag sa aeroplano, natutong lumundag sa mga helicopter. At habang ako yun doon, ang pinili kong sport, hindi basketball, hindi volleyball, hindi tennis, kundi pasagan ng mukha, boxing. Doon ang boxing tayo, nakipagpasagan ng mukha sa lahat ng klase mga Amerikano. Karamihan mga puti, ang iba itim, iba kayo mangge. Alam niyo, pinalad po tayo. Sa loob ng 4 na taon na aking pagpuboxing doon, minsan hindi po tayo natalo, naging undefeated boxing champion sa loob ng 4 na taon doon po sa Annapolis. At ito, pinapakita ko sa inyo nung pangalawang kampinato ko ito. Ang nakalaban ko isang itim na boksingero, si Charlie Bolden. Yun po, ito, si Charlie Bolden. Kaya ko pinapakita sa inyo, si Charlie Bolden na tinalo ko rito sa laban na ito, sikat na sa Amerika ngayon. Siya ay naging Major General sa US Marines, naging astronaut, nakarating sa kalawakan, space shuttle, at ngayon, na-appointed President Obama na administrador ng NASA, National Aeronautics and Space Administration. Yan yung mga nagpapadala ng mga rocket ship, mga satellite, mga space shuttle, mga astronauts doon sa Estados Unidos. Kaya ngayon, sikat na si Charlie Bolden. Pero alam niyo, kahit na sikat na si Charlie Bolden sa Amerika, meron pa rin isang yugto sa buhay na hindi niya makakalimutan. At siya ay namakalaban niya ang isang Pilipinong boksingero at tumalo sa kanya, ngayon, congressman na po ng 2nd District Kampara niya. Thank you, sir. Pero baka meron magtatanong sa inyo, totoo, congressman, nabalitaan namin, okay ka rin sa boxing. Pero matagal ang panahon yun. Baka ngayon, inaos ka na, wala ka na ibubuga. Para makita niyo po kung meron pang ibubuga o wala na si Congressman Goles. Panorin niyo po itong video na ito habang ako ay nag-iensayo. Panorin po natin. Yung pinakabatang kapatid ko, si Elias Goles, pumasok din sa PMA.
graduate class of 1979, ngayon negosyante na sa Amerika. At ang isang classmate niya, siya ngayon ang chief of staff ng Armed Forces of the Philippines. At yung parapat ng balito, si Ferdinand Goles, yun ang taga-sumikat sa amin sa larangan ng military. Siya ay nakabot sa pinakamataas sa rango sa Philippine Navy. Naging Vice Admiral ng Philippine Navy, naging Flag Officer in Command. Siya po yung nasa gitna. Kaya nakakatawa po. May nagtatanong sa amin, ano ba ang sekreto niyo magkakapatid? Ang sagot ko parati, ang sekreto namin naging responsable kami. Lalo na sa aming pag-aaral at sa aming trabaho. Pag-graduate ko sa Amerika, bumalik ko sa Pilipinas. Pinagpatuloy ko ang aking pag-aaral. Nag-enroll ko sa UP ulit. Kumuha ng MBA, Master in Business Administration. Nag-aaral ko ito. Sinuwerte po, ako po ang graduate na number one valedictorian ng aming klase. At ako'y unang nakilala ng maraming tao nung ma-appoint ako na Postmaster General ng Pilipinas. Ito po yung litrato ko nung ako'y Postmaster General. Kumawa ko na isang napakaraking ahensya ng pamahalaan. Alam niyo, post office, ang tauhan, 20,000. Ang city hall, malaki ho yan, 4,000. Maraming masasakyan, daan-daan ang masasakyan. At dito, nahasa tayo, nasubukan tayo ng gusto sa larangan ng pagiging executive, pagiging manager, at pagiging administrator. Nagustuhan naman ang mga tao ang aking servisyo bilang Postmaster General sapagkat ako'y nakatanggap po ng award, TOYM, 10 Outstanding Young Men Award noong aking panahon. Nagserbi rin sa Red Cross, naging governor ng Red Cross ng 20 years. Ito importante sapagkat alam nyo, ang Pilipinas importante sa isang leader, barangay level ka, city level, provincial level, na nakakaalam, nakakaintindi ng disaster management kung merong kalamidad. Kasi ang Pilipinas, ang dami pong kalamidad na dumadaan sa atin. May bagyo, may baha, may sunog, may lindol, may pagputok ng bulkan. Isa sa naging karanasan ko, nung ako ay maging team leader, nung magkaroon ng malaking lindol sa bagyo, matagal ng panahon. Nagpagsakan ang mga buildings doon, daan-daan na namatay doon. At ang naging trabaho ko bilang team leader ng Red Cross, pinuntahan namin yung mga building na bumagsak para iligtas yung mga tao na ipitun o kaya kunin yung mga bangkay ng mga tao na matay. At ang isa pa, nung ako maging team leader din ng Red Cross, nung magkaroon ng December 1989 coup attempt, nagpakpakan ang mga sundalong rebelde at sundalo ng gobyerno, nagpakpakan sa Camp Aguinaldo, nagpakpakan sa Makati, mahigit 100 na namatay ng mga sundalo. Ang trabaho namin, puntahan din yung mga lugar at mga nagpuputukan para kunin yung mga sundalo na nasugatan, dalhin sa ospital, at kunin din yung mga bangkay ng mga sundalo na namatay. Dito po, ako ikinilala kasama kay makasamahan at nabigyan ng award, Bayani Gold Medal Award for Bravery in the Face of Gunfire. Bayani Gold Medal dahil sa katapangan habang humaharap sa trabaho na nagpuputukan doon sa mga lugar na yan. Dumali tayo ng training sa United Kingdom. Nag-aral sa Emergency Planning College doon po at kumuha ng Crisis Management Course. Nag-aral din sa International Law Enforcement Academy sa Bangkok. Doon kumuha ng Crisis Management at Police Administration. Kaya naman, pag meron po mga sakuna, pag meron mga disaster, isa tayo sa mga nauuna. Katulad halimbawa, nagkaroon ng sunog sa Gumpursa, Santo Niño. Kaya kasama ko si Kapitan Beldelon. Isa tayo sa mga nauna doon para tumulong sa mga tao na sugalan na sunugan. Ganun din sa Lorenzana, San Dionisio. Sisay, Tambo. Ontiveros, Santo Niño, San Antonio. Greenville sa Port State. Fortunata sa San Isidro. Libo sa Barangay Santo Niño at sa Mundok. At kahit na may bagyo, katulad ng Typhoon Pedring, tayo lumalabas din para alamin ang kalagayan ng mga tao habang bumabagyo. Sa Cherry East, nakasunog din, San Valley. Riverside sa Tambo. Landscape sa Marcelo Green. Pero nyo ito, Paskong Pasko. December 25, nagkaroon ng malaking sunog at kahit nakasama ko ang pamilya, agad akong umalis at pinuntahan ko yung lugar na mayroong sunog. At tumulong tayo
sa mga tao na sundukan, tumulong pa sa firefighting. Alam niyo, pinaaral po tayo. Ako yung nag-training sa firefighting habang nasa Naval Academy at habang nasa Philippine Navy. At ito ang isa sa mga ginawa ko habang nakakasunod doon po sa landscape. Yung malaking sunog sa F. Serrano Elementary School doon sa barangay Don Bosco. Naalala nyo na may bumagsak na aeroplano sa Don Bosco. Ito ay isa sa mga naging resulta doon bukod sa namatay 14, nasunog ba ilang bahay, nasunog isang malaking elementary school doon na meron mga 3,000 na mga estudyante. Nangyari ito December 10, 2011. Alam nyo, siguro masyado kami napalapit sa sunog habang umaapoy yung building kasama ang principal na si Miss Morit. Nung dumating ang helicopter, yung firefighting helicopter, biglang nagbagsak, nagbuhos ng isang toneladang tubig doon sa lugar at pati kami, ni Miss Morit ang principal, ay pinagsakan ng tubig. Ito po ang litrato namin matapos kami pagsakan ng isang toneladang tubig. Tingnan niyo si Miss Morit sa aking kanan, medyo groggy pa. At ito yung mga teachers na nabuhusan din. Pero alam niyo, okay naman yung karansa na yan. Ang ibig sabihin, masyado kami napalapit doon sa lugar habang umaapoy. Kaya nakakaawa po nangyari ito. Naging malaking trahedya. December 10, Sabado, nangyari ito. Pinalag tayo. December 12, Lunes. Agad akong nagkaroon pagkakataon na makabiting ang ating Presidente, Presidente Pinoy Aquino. At kinuwento ko sa kanya nangyari at agad akong humingi ng tulong. Nakakatuwa naman sabagat agad niyang tinawag si Secretary Abad ng Budget at sinabi, tulungan natin si Congressman Goles. Alam niyo yung sinabi ni Presidente, sabi ko, siguro mga within 1 month, magkakaroon ng resulta na yan. Nakakatuwa po, laking gulat ko, December 12 kami nag-usap ni Presidente, December 14, 2 days pa lamang, nag-text na sa akin si Boots Abad, Secretary Abad, at ang sabi niya, Representative Roy, the fire that gutted the schools can qualify as a calamity which can be funded by DepEd's QRF. This is a faster way of responding to the problem. Please compare with Secretary Luistro, at yan ginawa ko, of DepEd, sa iyong Secretary of DepEd. And if DepEd's QRF is not enough, we can augment it. Pwede namin dagdagan yung pondo na yan. Please do it soon, sabi niya, dalihan mo. At yun ang ginawa, kinausap ko si Secretary Luistro. Sabi ko, matapos ko makausap si Secretary Luistro, siguro within 1 week, makakatanggap ako ng balita. December 14 po yan. Hindi po umabot ng 1 week. 2 days pa lamang matapos sa mag-text si Secretary Abad, may text na naman siya ulit. Sabi niya, Hi Roy, just an update. We are going to endorse the President an augmentation of the QRF of DepEd in the amount of 128 million pesos to rebuild your schools in Parañaque. At ang sabi niya, you may want to text Pinoy and seek prompt approval of same and thank him. Kaya agad din, noong araw na yun, nag-texted ako kay Presidente at sabi sa kanya, Mr. President, thank you so much for considering a substantial amount of fund under QRF for the reconstruction of the F. Serrano Elementary School in my district. We appeal for your early release so that the school buildings will be ready for the next school year. At sabi ko, siguro baka within 1 week, siguro baka within 1 month, by, kasi December yan, sabi ko siguro by January, February, makakatanggap na kami ng sagot kay Presidente. Alam niyo, laking gulat ko. December 21, 11 days mula na mangyari ang pagbagsak ng aeroplano at ang sunog, nakatanggap ako ng text kay Secretary Abad at sabi niya, Hi Roy, Pinoy, just signed the release to DepEd of 128 million pesos for the reconstruction of your Parañaque schools. I also instructed Brother Armin to obligate and begin work this year. Isipin niyo, 11 days lamang. Normal na pag ikaw ay meron panadalang sulat sa isang opisyal ng gobyerno, maswerte siguro kung meron matatanggap na sagot na 15 days lamang.
at hindi pa malaman kung yung sagutan ay may kasamang pondo na. Pero dito po, in only 11 days, nakagulat, wala nang mangyari ang sunog, wala nang masunog ang building. Agad na sumagot ang presidente at nagpadala ng pondong 128 million pesos. Kaya po, kahit na wala si Presidente Aquino dito, palakpakan po natin siya. Nakakatuwa po yan. Ito ang malitrato namin habang pinag-uusapan namin itong problema ito. Ito po, inikwento ko sa kanya ang nangyari doon po sa sunog sa El Serrano Elementary School. Ako yung silbere ng 4 na taon bilang governor ng Management Association of the Philippines. Ito ang samahan ng mga managers ng Pilipinas at kinilala tayo bilang isang manager ng ating bansa. Naging board member din ng 4 na taon ng St. Luke's Medical Center. Dahilan dito, yung karanasan nito, naiintindihan rin kahit paano ang pamamahala ng isang modernong ospital na katulad ng St. Luke's. At doon ako'y mahirang na cabinet member matapos ang aking 3rd termino bilang congressman ng Long District. Ang isa sa mga naging trabaho ko, naging tagapamahala ng crisis management meeting doon po sa Malacanang. Ito, litrato habang meron kami crisis management. Andun si dati Presidente Cory, dati Presidente Ramos, Presidente Noong, Gloria Mahapag-Laroyo, at ako po ang isa sa nasa gitna na tagapamahala ng crisis management. At andun naman sa taas yung mga membro ng ating kabinete. At sa trabaho niyan, nagkaroon tayo ng pagkakataon na makataupampalad ang ilang sikat na tao sa daigdig. Halimbawa, U.S. Secretary of State Colin Powell ng Amerika, National Security Advisor ng White House Condoleezza Rice, Presidente ng Indonesia ngayon, Susilo Bambang Yudhoyono, Prime Minister ng Taksin, Prime Minister ng Thailand noon, Taksin Shinawatra, Presidente ng Pakistan, Pervez Musharraf, Presidente ng China, Hu Jintao, Presidente ng Indonesia noong panahon na yon, Megawati Soekarnoputri, at Presidente ng Amerika, President George Bush. At si President George Bush po, 3 beses natin naka-meeting. Sa pagkatong panahon na yun, madalas mag-meeting ang gobyerno ng Amerika at Pilipinas dahil sa mga problema tungkol sa terorismo at tungkol sa seguridad. Ito, habang ako'y nasa White House, kausap si President Bush. Ito naman, nasa loob ng Oval Office, yung isang opisina niya, at nakikipagkamayan kay President Bush. Ngayon naman, siyempre, paminsan-minsan ang ating nakakamiting ang ating Presidente Pinoy Aquino. Ito, kinuha, matapos ang kanyang SONA noong isang taon. Pagkatapos ang SONA, siya ay nagpag-meeting sa mga ilang piling mga kongresista at isa tayo sa napili na makamiting niya. Ito naman, noong Independence Day sa Malacanang. Ito naman ang inaugural reception sa Malacanang unang araw noong siya ay maging presidente. Ito naman ang meeting ng Liberal Party, andyan si Speaker Belmonte ng Kamara, andun si Mayor Lim ng Maynila, andun si Presidente Aquino, at tayo po ay nasingit dito sa litrato ito. Ito naman noong pinaspasan yung bagong barko ng Pilipinas, Gregorio del Pilar. Makikita niyo, natutuwa ang Presidente rito sa mga pinag-usapan namin kung paano i-modernize ang ating Philippine Navy. Ito yung bagong barko ng Pilipinas, Gregorio del Pilar. Habang nag-i-inspect kami, ito pa rin, at ito pa rin po. At nagkaroon din pagkakataon tayo, alam niyo, may meeting sa opisina ng isang malaking negosyante. Nagtataon at doon ang dating Presidente Erap, dating Presidente Ramos, at Presidente Pinoy Aquino. Siyempre, kung kayo mahilig sa picture-picture, tayo mahilig din sa picture-picture, kaya nagpakuha kami ng litrato para malagay sa Facebook. Ito pa ang litrato namin ng Presidente. Ito naman, nung mag-o-taking kami ni Rico, nahalal siya na konsihal, ako naman nabalik bilang congressman noong 2004 at kami nag-o-taking sa Malacanang sa harap ni Presidente noon, Gloria Mahapag-Laroyo. Alam niyo, nakakatuwa po, noong November, nagkaroon isang malaking okasyon ng gobyerno ng Amerika dito po sa Pilipinas. Alam niyo, ang isa sa pinahamalagang okasyon sa Amerika, yung Veterans Day. Importante ang Veterans Day kasi ang dami nila dinaan ng mga malaking gera. Marami sila mga veterano doon. Kaya
Nung Veterans Day celebration, nung November 11, dito sa Pilipinas, sa halip na sila kumuha ng isang guest speaker na galing sa Amerika, sapagat yan ay isang American occasion. Alam niyo, nakakatuwa, kinuha nilang speaker ang inyong lingkod po, Congressman Roy Robles. Isang malaking karangalan at gusto ko ibahagi sa inyo na mga kababayan ko sa Paranaque. At ito po yung papapakilala sa akin ng ambassador mismo ng Amerika, Harry Thomas. Ito po, pakinggan po natin itong introduction na sa akin. Buildings.
sa kasaysayan ng Paranaque. At ang halimbawa dyan, ito pong malaking school building na ito sa Paranaque National High School. Ito, mahabang building ito, yung nakikita nyo, na building, na bahagi ng building, yan ay naging proyekto ni Congress Pangolas. Pero hindi lang po yan, kasama yung DOST building doon sa high school, kasama yung four-story building, at kasama yung School of the Future building. Apat na malalaking school building sa loob ng Paranaque National High School. Hanggang ngayon, yan pa rin ang pinakamalaking school building doon sa Paranaque National High School. Ilan sa inyo ang dumaan sa mga school buildings na ito? Ilan sa inyo naging produkto na square? Halos karamihan ay dumaan dito sa mga school buildings na ito. Doon naman sa 2nd District, Dr. Arcadio Santos National High School, yung dati mga mabababang mga school building, ngayon matataas na at mga moderno pa. Ito po, Dr. Arcadio Santos National High School. San Agustin Elementary School, dati mga one-story lamang. Ito mga building sa San Agustin, ngayon nagtataasa na at mga moderno. Panorin niyo po ito. Ito po, yung dati nakakaawa na parang pang provincial elementary school, isa na sa pinakamoderno ngayon, hindi lamang sa Paranaque, kundi sa buong Metro Manila. San Antonio Elementary School, halos lahat ng building ay naging proyekto natin. F. Serrano Elementary School, halos lahat ng school building ay pinagawa natin. Yun lang, ito po yung nasunog na binigay ko kanina, pero yan ay babaguhin na sapagkat meron tayong dagdag na pondo. Masipil Elementary School, halos lahat ay pinagawa po natin. Paranaque National High School, Baclaran Annex. Baclaran Elementary School, Central. Baclaran Elementary School, Unit 2. Paranaque National High School, Donggalo. Ang ngayon, yan pa rin ang pinakamalaking building doon po sa Donggalo. At nung ako'y maging 2nd District Congressman simula noong 2004, 32 na mga school buildings ang natin napagawa sa 2nd District ng Paranaque. Pero hindi lang po yan. Siyempre, kasama sa mundo ng responsable gobyerno yung pagpapaayos at pagpapasimento ng kalye. Halimbawa, mula po noong 2004 hanggang ngayon, 110 mga kalye sa 2nd District ang atin ay paggawa at napasimento. At ang mga halimbawa dyan, yung pagpapaayos ng sukat, madalas yung daanan nito, Moonwalk Merville Access Road, yung Front Street sa loob ng Barangay Don Bosco, napakahabang kalye ho ito. Lopela Street, mahaba rin kalye. Yung Service Road, napakahaba din, mula sa Barangay Marcelo Green, sa may sukat hanggang doon, sa may bandang Merville. San Valley Drive, yung Service Road sa kabila naman, doon banda sa may San Martin de Porres, at marami pang ibang mga kalye, katulad na nakikita nyo dito sa litrato. Ang sukat ay na-widen noong unang termino ko bilang congressman ng Long District ng Paranaque noong 1992 hanggang 1995. At ito po ang Skyway Project. Ang Skyway Project po nagsimula noong mag-file ako ng isang panukalang batas, ang tawag dito South Elevated South Superhighway Bill, pagpapataas yung pangalawang palapag. Alam niyo kung bakit ito ang naging solusyon natin? Masikip na ang South Superhighway noon. Hindi mo pwedeng palaparin sapagkat kailangan gibayin mo yung mga building doon sa paligid. Ang solusyon, magkaroon ng pangalawang palapag. Alam niyo, nung pinayo ko ito, maraming nagulat, maraming nagtaka, iba natawa. Sabi nila, ano ba naman yung idea na yan, yung Congress Bangoles, makakaroon ng second floor, yung South Superhighway, hindi ba delikado yan? Alam niyo, buti na lamang at ako'y sinuportahan ni Secretary Bihilar ng Public Works, ni Speaker de Venecia ng Kamara, at yung pinakahuli ni Presidente Fidel Ramos. Si Presidente Ramos ang siya nag-implement ito. Yung una na parang tinitingnan nila na suntok sa buwan. Ngayon, andyan na, tinuturing na pinakamalaking infrastructure sa Pilipinas, ang Skyway Project na sinimula ng inyong lingkod, Congressman Gomez po. At itong bandang huli, yung isang malaking programa natin, yung pagpapagawa ng mga multi-purpose building, mga covered courts, ang tawag sa 2nd District, mga coliseum. Paano simula ito? Kakaiba ito, hindi lamang sa dami, kundi sa bubong na ginagamit. Alam niyo ang pinaplano namin, itong programa na ito, kausap ko ang district engineer. Sabi sa kanya, engineer, ang gusto kong gamitin, yung bubong na nakita ko sa Disneyland. Ang sabi ng district engineer, sir, alam ko kung ano yan. Yan yung polycarbonate roofing. Yan yung pinakamoderno, high-tech na roofing material ngayon. Pero, congressman, medyo mahal mo yan. Pakukulangin tayo ng budget. Ang sabi sa kanya, engineer,
yan ang gagamitin natin sapagkat ayoko titirin ang aking mga kababayan sa 2nd District ng Paranaque. Kaya, tingnan nyo po ang paggamit ng polycarbonate roofing na bubong sa mga moderno at mayamang mga bansa katulad po sa Europa, sa Dubai, sa Middle East, sa China, sa India, sa China pa rin, sa Ayala Town Center, at sa London, doon sa Europa. At tingnan nyo naman, doon sa 2nd District ng Paranaque, sa Don Bosco, Marcelo Green, P.F. Holmes, San Antonio, Marcelo Green, San Martin de Porres, Dr. Carlos Santos National High School, Port State Elementary School, Mundok National High School, San Antonio Elementary School, San Valley Elementary School, San Valley National High School, Masville Elementary School, at San Palo Side Elementary School. Para panoorin niyo po ang comparison sa China, mayaman at modernong bansa, ang bubong na ginagamit katulad sa 2nd District ng Paranaque. Middle East, katulad sa 2nd District ng Paranaque. India, katulad sa 2nd District ng Paranaque. At Europa, katulad sa 2nd District ng Paranaque. Alam niyo, kaya ngayon, kinikilala po tayo na nagpagawa ng pinakamaraming covered courts, hindi lamang po sa Metro Manila, kundi sa buong Pilipinas. Alam niyo, isang kongresista, makapagpagawa ng mga 5-6 na covered courts, pwede niya may pagmalaki. Si Congressman Goles, hindi lang po 5-6, ito po ang mga pinagawa nating covered courts sa 2nd District ng Paranaque. Ito ang listahan. Mula sa number 1 hanggang 10, number 11 to 20, number 21 to 30, 31 to 40, 41 to 50, 51 to 60, at yung pinakahuli, 61 to 64. 64 ang napagawa natin ng mga covered courts, at ito ang lokasyon. Makikita niyo ang mapa ng Paranaque at makikita niyo ang lokasyon ng iba-ibang mga coliseum natin. Sa PM Homes, sa San Antonio, sa Marcelo Green, Don Bosco, Mundok, sa Melville, sa San Valley, at sa San Martin de Porres. Ang natapos natin, mula po nung magsimula ang 15th Congress noong July 2010, 30 ang atin ay ipagawa ng mga covered courts sa Coliseum. Natapos natin, mula ang simula natin ang programa, 64, at habang ako ay nagsasalita, meron lang isa na nakahanay na malapit ng simulan o kaya nasimula na. Pero siyempre, hindi lang po yan. Kasama rin sa ating programa ng responsable gobyerno ang pagpapaayos sa mga creek natin at mga ilog. Sapagkat importante yan. Alam ninyo na pag ang isang creek ay barato, maaari magdulot ng mga sakit o kaya baka maging sanhi ng baha. Kaya ito binibigyan din natin. Meron po tayo isang malalaking proyekto ngayon na paglinis at pag-riprap ng mga creek. Ang isang halimbawa, doon sa Dogalo Creek sa loob ng Barangay Muno. Panorin po niyo ang operasyon na ito. Ito ang creek doon sa airport village. Dati ito, pag bumabaha, pag umulan, bumabaha, pero panamatay na bata rito. Pero matapos ang aking dalawang riprapping and desilting project, pinuntahan ko ito. Matapos yung malakas na ulan ng typhoon Patrick, tingnan nyo, napakaganda ang daloy ng tubig. Ito ang mga ongoing na riprapping and desilting project natin. Ito ang sa Dunggalo Creek, Barangay Mundok, yung nakikita niyong lupa dyan, tanggal na ho yan. Ito naman nasa Dunggalo Creek pa rin, yung lupa niyan, tanggal na yan, wala na rin yan. Ito pa rin. At ito pa rin sa Dunggalo Creek yan, wala na rin yan, yung lupa na yan, malinis na yan. Ito naman sa Mundok Creek, sa loob pa rin ng Barangay Mundok, maraming creek sa loob ng Barangay Mundok. Ito pa rin, yan, malinis na rin yan. At ito naman sa Sapong Buaya, isang mahabang creek sa loob ng San Antonio. May kita nyo yung riprapping na pinagawa namin, kita nyo kung gaano kataas yung riprap dyan. Ako, medyo hindi mo lang masyadong maliit na tao, pero tingnan nyo yung riprap kung gaano kataas para mapigilan ang pag-awas ng tubig doon sa komunidad.
Sapopoaya, San Antonio, Sapopoaya Pren, saludos de San Antonio. Ito naman ang Bilyonabo Creek, isang mahabang creek na nagsisimula mula sa barangay Pier patungo sa San Isidro hanggang dito sa barangay San Dionisio. Yan, malaking riprapping project ang ginagawa yan. Yung tinutuntungan ko, dati wala yan. Ngayon, tingnan yan, napakalaki. Parang seawall doon po sa May Rojas Boulevard. Mula nung magsimula ang 15th Congress, noong July 2010, siyam na ang natapos natin ng mga riprapping projects. Mula noong 2004, nung ako'y magsilbi bilang 2nd District Congressman, 31 na mga riprapping projects ang ating natapos. Hindi pa kasama sa bilang nito yung aking mga pinanggit na mga ongoing na riprapping sa Sapopoaya, sa Bono Creek at sa Dungado Creek. Ito naman, pinapakita ko sa inyo, hindi ko ito proyekto. Ito ang Entertainment City ng Maynila. Kaya pinapakita sa inyo para ating maintindihan kung sino ba nasa likuran ng napakagandang proyekto nito na malaki at magiging pakilabang ng mga mamamayan ng buong Paranaque. Noong September 2008, sa utos ni Mayor Bernabe, nag-file at nag-approve ng resolution ng Sanguniang Panglungsod. Ito yung resolution number 08-059. Nagkataon ng proponent dito ay si Konsehal Rico Goles kasama ang lahat ng mga konsehal ng Paranaque. Ito ang tinatawag na resolution endorsing the Manila Bay Tourism and Entertainment City in the reclamation area ng PACOR. Kaya makikita niya 28 pa. Aprobado na po ito ng ating sanggunian panglungsod at ng ating mayor. Ang ibig sabihin dito, yung maaari lamang magsabi na meron siyang kinalalaman at naitulong sa programa ito ay mga opisyal ng Paranaque na nahalal na noong 2008. At ito ay nakonfirma nung magkaroon kami ng meeting sa Appropriations Committee ng Kamara, kaharap namin ang mga pinuno ng PACOR at doon si PACOR Chairman Nagyan. Ako mismo ay nagtanong sa kanya, ito po yung litrato. Sabi ko, Chairman Aguiar, yung pong mga school building, mga malaking building na nakikita natin na ginagawa sa reclamation area, pwede bang malaman kung kailan inaprobahan yung mga building na yan? Ang sagot ni Chairman Aguiar, yan ay naaprobahan ang kontrata at apirmahan noong 2008. Kaya makikita nyo, 2008 pa ay firmado lang. Ang ibig sabihin, katulad na sinabi kanina, ang maaari lamang magsabi na meron siyang naitulong sa proyekto ito ay yung mga opisyal na Paranaque na halal na noong buong 2020. Ngayon, marami pong pumapansin. Si Congressman Goles daw, madalas magrakan sa tramo 2, doon sa Quirino Avenue, sa Bactaran, sa La Huerta, sa Betpalenque, sa Biep, sa Sukat, sa Munmok. Madalas makita ko sa Paranaque ang ugali ko. Maaga pa, naglalakad na po. Nasabi na, si Congressman Goles, madalas magkatakad dito sa atin, baka naman yan, hindi na pumapasok sa Kamara ng Representante, baka naglalakad siya na yan. Hindi po. Si Congressman Goles po, parang dalawang katawan. Ang isang katawan nandito sa loob ng Paranaque, ang isa andun at nagtatrabaho sa Kamara ng Representante. Sabagat ito po ang record ko. Ako'y nahalal noong 1992. Anim na termino na, pero gusto ko pong iulat sa inyo na si Congressman Goles po ni minsan hindi pa nag-absent sa sesyon ng Kamara ng Representantes, 100% perfect attendance po ang record ni Congressman Goles. Wala pong absent. Mabuti lang po ang meron kanyang klaseng record. Ito naman ang mga litrato habang tayo nagtatrabaho doon, nagtatalumpati, o kaya tayo nag-interpret, nagtatanong, o kaya nakikinig sa mga diskusyon sa plenaryo, o kaya nakipagkuntahan sa mga leader ng Kamara. At siyempre, gusto ko iulat sa inyo at dapat malaman nyo rin. Ano ba ang naging batas na nagawa ni Congressman Goles? Importante po yan. Ang unang-una, mga halimbawa na ibibigay ko sa aking bagay, isa sa pinaka-importante ang batas, Climate Change Act of 2009. Climate change, alam niyo yan. Sabi nga nila, ang climate change ang dahilan kung bakit iba ang mga bagyo ngayon, malalakas ang mga bagyo, ang daming bahag. May pangamba sila na baka
Pag umili ng panahon, tumaas ang dagat. At pag tumaas ang dagat, maraming mga lugar na marami sa dagat ang pakalulubog. Pag umili ng panahon, baka kumalat lalo yung mga tropical diseases na tinatawag. Pag umili ng panahon, baka bumagsak ang food production at magkaroon ng kagutuman sa maraming lugar sa ating daigdig. Yan ang dahilan kung bakit meron tayong Climate Change Act of 2009 ang mayakda ang inyong lingkod. International Humanitarian Law, Republic Act No. 1951 para ipagtanggol ang ating karapatan pang tao. Philippine National Police Reform Act, yung pagreforma ng ating pulisya, ang mayakda ang inyong lingkod. Philippine Coast Guard Act, Republic Act 1993, ganoon din po. At siyempre, yung cityhood ng Paranaque. Ang Paranaque na isyudad sa visa ng Republic Act No. 8507 ang mayakda ang inyong lingkod. At yung expanded senior citizens law para sa ating mga senior citizens. Republic Act 1994. Alam niyo, nagkaroon na ng senior citizens law. Nagbigay ng 20% na discount para sa mga senior citizen kung pupunta sa butika, pupunta sa mga restaurant na katulad nito. Pero, naglabas ang BIR ng isang bagong patakaran. Binawasan ng 12% VAT, yung 20%, naging 8% na lamang ang discount. Nagreklamo ang ating mga senior citizen. Kaya po, mga ilang kongresista, kasama ang inyong lingkod, nagtulong-tulong, nakapaglabas kami ng bagong batas, Republic Act No. 9994, binalik na ang 20% at yan pinapakinabangan ngayon ng mga senior citizens natin sa Paranaque at sa buong Pilipinas. Kaya nga, yung mga senior citizen dito, pag kayo pupunta sa Chowking, yan sa McDo, sa Jollibee, sa KFC, at sa iba pa mga lugar, sa Tropical, pag kayo kumain doon, bibigyan kayo ng 20% discount. Hindi ba? Pero, kung makasabay niyo si Congressman Goles doon sa mga lugar na nabanggit ko, hindi lamang po 20% discount ang ibibigay sa mga senior citizen, kundi 100% discount. Sagot ko na kayo sa mga lugar din. Salamat po. Senior citizen lang yan. Hindi kasama ang mga hindi pa senior citizen. Pag senior citizen na kayo, kasama kayo. Education agenda, edukasyon. Alam mo, edukasyon, hindi lamang kailangan ng mga school buildings, kailangan din ang mas malaking suporta galing sa gobyerno nasyonal. Kaya naman, meron tayong tinatawag na programa ng nationalization. Ang isang high school, pag na-nationalize, bibigyan ng dagdag na pondo, milyon-milyon pondo ng gobyerno nasyonal at dadagdagan ng item din. Ang unang-unang naging national high school sa Paranaque, ang Paranaque National High School sa visa ng Republic Act 7841 ang mayakda ang inyong lingkod. Sumunod, Dr. Carlos Santos National High School, Republic Act No. 8884 ang mayakda ang inyong lingkod. At sa 2nd District naman, bagong-bagong mga high school doon, San Bali National High School at Munmok National High School sa visa ng Republic Act 10064 at 10065. Nauna pa sa may mga high school na matagal lang natatag. Apat na high school na po ang ating napanationalize. At siyempre, gusto ko rin pakitin sa inyo, ano ba ba ang panukalang batas na tinatrabaho ngayon ng inyong Congressman Goles? Alam niyo, ang presidente, matapos ang kanyang sona ng isang taon, naglabas ang isang libro. Ang title ng libro, Priority Legislative Measures of the President. Dito ang ginawa nila, nireview nila yung libo-libo mga panukalang batas o bills na pinayo ng mga kongresista at mga senador. At pumili sila ng 23. 23 lang po pinili nila. At nakakatuwa po na i-report sa inyo sa 23 na yan, tatlo ay panukalang batas na inyong lingkod. At ito ang mga panukalang batas na yan, Witness Protection Bill para sa saksi sa mga malalaking krimen. Anti-Money Laundering Bill para sa mga natatago ng pera. Maritime Zones Bill para sa pangangalaga at proteksyon ng ating karagatan. At sinama ko na rin ang pagtatag ng bagong departamento, Department of Information and Communications Technology, para sa ICT, para sa mga call center, mga telepono, email, Facebook, mga computer, etc. etc. Ano ba ang status ng mga panukalang batas na ito? Alam niyo kasi kung bakit? Madali po para sa isang kongresista magsabi na file ko na itong panukalang batas na ito at ito'y magiging maganda ang resulta. Pero ang tanong, may mangyayari ba sa bill na yan? Alam niyo, kadalasan wala. Pero ang inyong lingkod po,
natin sa plenaryo, ito ang status ng panukalang batas na aking nabanggit. Una, ang creation ng bagong departamento approved on third reading noong December 5. Ang ibig sabihin, pag na-approved on third reading, tapos na ang aming trabaho. Tapos na, wala na pa ang gagawin kundi hintayin na namin ang Senado. Maritime Zones Bill approved on third reading noong November 13. Anti-money laundering bill approved on third reading noong pong December 5. At meron po tayo sa advokasya, yung Sprat List. Alam niyo na kung ano ang Sprat List. Madalas lumabas sa TV, sa mga dyaryo. Ang Sprat List, yan yung mga maliliit na mga isla magtuntuk-tuntuk dito. Tingnan niyo kung gaano sila kalapit sa Palawan. Pero, bagamat malapit sa atin, meron isang bansa na inaangkin yung Sprat List. Sabi nila, amin yung Sprat List na yan. Kaya ito ay dapat ipagtanggol natin at yan naman ginagawa ng inyong congressman. Kasama po tayo sa grupo ng mga kongresista at mga senador na ang trabaho ay pinagtatanggol ang ating karapatan dyan, ang ating soberenya, ang ating dignidad at ang ating seguridad. At ang Sprat List ay hindi naman naiba sa akin sapagkat bata pa ho tayo. Nakapunta na ako ng Sprat List. Ito ay isang secret mission. Sekreto mission, matagal na. Kasama po tayo sa grupo ng mga opisyal at mga sundalo ng gobyerno na nagpunta sa Sprat List para magdala ng armas, magdala ng mga tauhan doon, mga sundalo doon para bigyan ng proteksyon yung ating mga isla doon. Kaya naman, nung dumating dito si Secretary of State Hillary Clinton para sa pagdiwang ng 60th anniversary ng Philippines-US Mutual Defense Treaty. Ang inyong lingkod ay pasa sa mga naimbita dito sa malaking okasyon na ito at nakadaw pangpalad natin si Secretary Hillary Clinton. Ito po. Ito po po. At ito pa rin. Meron tayong iba po mga project. Yung DOOR project na tinatawag, Department of Labor and Employment. Ito'y pamilinis sa kapaligiran at binibigyan ng pondo ng Department of Labor under the DOOR to PAD program. TESDA training program. Mula noong July 2010, 446 na ang na-train ng ating TESDA program tungkol sa mga skills na katulad ng welding, mga computer, animation, IT, caregiving, call center, food and beverage, etc. etc. Ang isang tao, pag dumaan sa training ng TESDA, malaki ang chance niya na siya ay magkaroon ng magandang trabaho dito sa Pilipinas o kaya sa labas ng bansa. Gusto ko pong sabihin na ang TESDA program nito ay sa second district ng Paranaque lamang na nangyayari. Scholarship program, 1,340 sa CHED, Commission on Higher Education. Medical Assistance Program, ito po yung papapadala natin ng tulong sa PGH para sa ating mga constituents. Mula nung sinimulan ko ito, noong pong 2004, 21,000 mahigit na ang nakinabang dito. At marami din dyan ay galing sa District 1, galing po sa inyo. Kaya huwag po kayo magkatubili. Pag meron kayong konting pangailangan, handa po kami tumulong para i-refer kayo sa Philippine General Hospital. At itong bandang huli, naglagay rin tayo ng pondo sa National Kidney and Transplant Institute. Kaya kung meron po sa inyo na merong malubhang kaso ng bato, kidney, ang inyong lingkod ay makakatulong din at ipaalam nyo lang po sa amin. At nakakatuwa po yung tungkol sa tinatawag na Health Facility Enhancement Program. Dahil lang sa aking trabaho bilang Vice Chairman ng Commission on Appointment, Vice Chairman ng Committee on Health sa Kamara, tayo po ay nagtagumpay ni Makahingi kay Secretary Ona ng Department of Health ng halagang 1.5 million pesos na assorted medical equipment para sa bawat isa sa mga barangay ng 2nd District ng Paranaque plus 8 million pesos para sa ating hospital, yung Paranaque Community Hospital. Kaya naman meron tayong alokasyon dito. Bawat barangay ng 2nd District, 1.5 million pesos. BF Homes, Don Bosco, Marcelo Green, Melville, Mundong, San Antonio, San Martin de Forest, San Valley. Pero siyempre, hindi natin kinalimutan ang 1st District. Hindi ba ako papayag na maiwan ang 1st District dito, kaya sinama ko rin sa
sa aking pakiusap kay Sekretaryo Una, ang inyong 1st District, kahit na hindi ako congressman ng 1st District. Kaya kasama po ang mga barangay ng 1st District, Baclaran, Donggalo, Lawerta, San Dionisio, San Isidro, Santo Niño, Tambo, Vitalis, Bautista ay tatanggap ng 1.5 million pesos worth of medical equipment. Salamat po. Plus, 8 billion pesos para sa ating Parañaque Community Hospital o yung tinatawag natin ngayon na Florencio Bernabe Senior Memorial Hospital. Suma total, 32 million pesos paglilingkod sa inyo sa ilalim ng responsable ng gobyerno ni Congressman Roy Lugones. Meron tayong libreng palibig program. Ito po, walang pili ito. Lahat ng mga indigents na nangailangan ay kasama dito kung gusto nila. Libo-libo na po ang nakikinabang dito sa 2nd District ng Parañaque. Pasensya na po at ito ay para lamang sa 2nd District ng Parañaque. Ito ang listahan ng ating maiba-ibang mga proyekto. At ito naman yung aking trabaho sa plenaryo na ikipag-debate tungkol sa reproductive health. Ito ang State of the Nation Address Zona. Kasama si Speaker Belmonte, tinrabaho ang 2011 budget. Kasama ulit si Speaker Belmonte, tinrabaho ang 2012 budget. At ito naman magtalupati ako tungkol sa Spratlys. Ito naman ang tumpalantalumpate ako para i-promote ang San Dionisio Credit Cooperative. Well, I said that on the contrary, the cooperative movement is very, 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 very strong in Parañaque, outside of the case of the San Dionisio Credit Cooperative. Ito naman sa Committee on Foreign Affairs para pabilisin ang pagproseso ng mga passport at marami kasi ang nagre-reklamo sa pabagalan. Is there any backlog in the entering of the data union? Ito naman sa Committee on Energy, tungkol sa enerhiya. To direct the NISAM and the Department of Energy to instruct. Sa Committee on ICT, tungkol sa ating Information and Communications Technology. To pass the bill, creating a Department of ICT, it is time to get sa Committee on National Defense. 2 years or so, but in the past 1 year, not only in the past 1 month, there's several bad situations. Committee on Justice. Committee on Appropriations. Committee on Transportation. Commission on Appointment. Ito po yung commission na nagre-repaso at nag-approve ng appointment ng mga cabinet secretaries, mga ambassador, mga general, mga admiral. Ang chairman dito ay si Senator Juan Ponce de Leon, vice chairman, ang inyong lingkod po, Congressman Goles. At meron tayong wheelchair at saklay program. Baka meron po kayo kakilala na nangangalan ng wheelchair. Magsabi lang po kayo sa amin, pagbibisitahan namin at pag ito ay talaga karapat-dapat, magpapadala kami ng wheelchair at saklay sa lalo madaling panahon. Ito ang mga litrato na makakatanggap ng wheelchair sa amin. At noong unang termino ko, nagpadala tayo ng isang ANPRA, dalawang multicab at isang dump truck sa bawat isa sa 16 ng barangay. Plus, isang ANPRA para po sa lahat ng eskwelahan sa siyudad ng Parañaque, mahigit 84 na masasakyan ang ating napadala noong unang termino ko bilang congressman ng Parañaque. At ito naman, pinapakita ko rin sa iyo, sinuwerte tayo, naging bisita doon po sa St. Andrew, si ngayon ang bagong arsobispo ng Maynila, the Most Reverend Antonio Luis Chito Tagulet. At matagal natin siya pakilala sa pagkasama kami sa pro-life movement. Ito naman ang Food for Work program namin sa 2nd District. Naglilinis po sila at binibigyan ng pagkain
under the program namin sa Second District ng Parañaque. Ang tawag dito, Food for Work Program. At marami po nakikinabang dito sa bawat isa sa 8 barangay sa Second District ng Parañaque. At bilang malapit na pawakas po, sa managita ng proyekto natin sa Second District, napapansin nila, sabi nila, kumusta parang ang dami ng project nyo sa Second District. Mas malaki yata ang budget mo. Ang sagot ko dyan, alam nyo, ang budget ng Congressman ng Parañaque, ng Ilocos, ng Bicol, ng Visayas, ng Mindanao, pare-pareho lamang. Nagkakaiba lamang sa estratehiya kung paano i-distribute ito mga budget na ito, ano mga proyekto. Sa loob po ng programang responsable ng gobyerno, ang talagang pinipili natin yung mga proyekto na talagang malaki ang magiging pakinabang ng tao. Halimbawa, yung pinag-ipunod mo na, eskwelahan, mga kali, pag-aayos sa mga brick, kalusugan, yung ating mga covered courts na lahat ng henerasyon ay nakinabang mula sa pinaka-senior hanggang sa pinaka-bata. Yung programa sa palibing, anak buhay, training at marami pang iba. Yan ang sinasabi kong daigdig at mundo ng responsabling gobyerno. Alam niyo, si Comis Magoles matagal po nagsisilpi sa gobyerno. Ilang dekada na, marami na pong posisyon naging junior officer sa Philippine Navy, deputy administrator sa Maritime Industry Authority, naging postmaster general, at congressman ng anyo termino, naging cabinet member. Marami pong programa, marami proyekto ang dumaan sa aking pamamahala, at nakakatuwa po na i-report ko sa inyo na si congressman Goles po ni minsan hindi pa po nagkakaso sa opisina ng ombudsman. Malinis po ang record ni congressman Goles. At yan ang sa aking palagay. Ng mundo ng responsable gobyerno. Kaya po, nagmamakas ako para ulitin ang aking paanyaya. Sabi ko, halina sa mundo ng responsable gobyerno. Halina na po, sumama na po kayo. Sana po, sumama na kayo sa mundo ng responsable gobyerno. Kayo po, sama na po kayo dyan. Andiyan yata si Konsehal Eric Baez. Andiyan ba si Konsehal Eric Baez? Bigyan po natin siya ng pagkakataon na makapagbigay ng maikling pananalita sa atin sa pagkakalap ko na itunan nyo. Kaysa sa pagkakalap nyo si Konsehal Eric Baez. Konsehal! Ayan, palakpan po natin. Magandang gabi. Pogos ma, pasensya na mo. Okay. Thank you po.